What's up mga kaartihan? Welcome back to my YouTube channel. So kung bago ka lang dito sa channel ko at napadaan ka lang, pwes ito na yung pagkakataon para kulayin mo ang iyong buhay. Oo. Mag-subscribe ko na dyan sa baba at i-turn on mo na ang notification bell icon para ma-update ka every time na mag-upload ako ng bagong video. So for today's video mga kaartihan, sobrang nakakatuwa ang mga pangyayaring ito. At dahil ang dami nag-participate dun sa aking gimmick, oo. Na kung saan ay ipi-featured natin ang aking mga kapatid na artist. Oo. So dito sa gimmick na to, hindi dito basihan kung ikaw ay magaling, ikaw ay professional, or beginner ka lang. So lahat pwedeng ma-feature dito. So ang nakakatuwa dito sa gimmick na to, lahat ng mga artist, pantay-pantay, oo. Lahat ng mga artist makikilala nyo, yung mga baguhan at yung mga sobrang mamaw na pagdating sa sining, oo. So bago tayo mag-start mga kaartihan at mga kaguhit, nais ko lang na ipaalam sa inyo na ako ay hindi professional artist. Magbabase lang ako dun sa mga isinad nyo sa akin, mga picture, oo, na mga artwork nyo at dun sa stories na ibinigay nyo sa akin. So babasahin ko lang yung mga yon. Tapos kung sakali na meron ako maitutulong or may suggestion ako, baka naman, di ba? Kaya ngayon pa lang gusto ko nang sabihin sa inyo na kung sakali na may mabanggit ako na makaka-offend or hindi kayo matutuwa, patawarin niyo ako. I-enjoy lang natin itong gimmick na to at sana maging successful. Oo. At sana mabigyan rin ng chance kayong mga nag-send sa akin ng mga artworks ninyo na sana dumating yung time na makasama ko kayo sa pagbablog. Yan, kung may mga gusto makipag-collab sa akin, yun pa lang, mag-book na kayo. Anyhow! Dito sa Artist of the Week natin, naisipan ko na dalawa or hanggang tatlo yung maipi-feature natin base dun sa haba ng kanilang story, oo. Kapag sobrang haba naman ang kanilang story at pang MMK or pang magpakailanman, apa naman, baka isang artist lang maipi-feature natin, oo, Diyos ko. So without further ado, let's get into the video. So ang kauna-unahan nating Artist of the Week ay si Mark Iser David. So ito na nga ang story ni Mark Iser. Dear Hasmin, Hasmin, ako po si Mark Iser David, nakatira sa Araya, Pampanga. 5 years old pa lang po ako, mahilig na ako mag-drawing sa lupa gamit ang stick. Namana ko po ang aking talento sa aking mga tito at lolo. Noong 2017, palagi po ako gumagawa ng mga comics at nang maka-join ako sa Guhit Pinas noong May 2018, ay doon na po ako nagsimulang mag-portrait dahil na-inspired ako sa mga artworks nila sa Guhit Pinas. At doon na ako nagkaroon ng interest na mag-portrait. Nagsimula po ako mag-portrait noong May 2018 nung nag-join po ako sa Guhit Pinas. Namangha po ako sa mga gawa nila. Namangha po ako kasi may ganun palang group sa Facebook. Simula po noon, palagi na ako tumatambay sa Guhit Pinas. Tinitignan ko po mga artworks doon, kaya na-inspire po ako na parang gusto ko din pong itry. Noong unang try ko po, failed. Beginner pa po. Tapos nag-search po ako ng mga art materials kung ano po ba yung mga purpose at function nila at nag-explore pa ako. Nag-experiment at nag-try. Madami mang pagkakamali, pero isa po yun sa dahilan para mas lalo pa po akong magpursiging mag-practice ng mag-practice. Then every month po, nakakatatlo akong artworks. Then unti-unti ko pong nakikita yung improvements kada month. Paunti-unting nag-i-improve. After 1 year po, nag-improve na, pero parang tinamad po ako kasi nung medyo nag-improve na, parang feeling ko po hanggang dun na lang yung i-improve ko. Pero hindi po ako sumuko. Nag-practice pa rin po ako kahit nawala na ng gana. Noong November 2019, nagawa ko po yung Jackie Chan. Doon ko po nakita yung biglaang improvement ng gawa ko. Malaking tulong po sa akin ang Guhit Pinas dahil doon po ako nagsimulang mag-portrait. Thank you din po sa inyo, idol, dahil isa kayo sa mga iniidolo ko. Wow! Ay, taray! Diyos ko! Maraming salamat, Mark Iser David, sa pagbabahagi ng iyong istorya. Oo! So tulad mo, Mark Iser David, isa rin ako na hindi ko rin alam na meron palang ganong klaseng group na tumutulong sa mga mahilig sa arts. Tapos yun nga, nung nag-join ako sa Guhit Pinas, doon na rin ako na-motivate na gumawa at lumikha ng iba't ibang klase ng portrait. So nakakatuwa kasi ito, kung mapapansin nyo dyan, ito yung unang niyang gawa. Tapos habang tumatagal, nag-i-improve siya. So as an artist, nakakatuwa sa pakiramdam na makita mo yung sarili mo na nag-i-improve, oo. So para sa mga beginners, advice ko lang sa inyo, huwag niyong isipin na parang ang tagal ng progress nyo. Kasi hindi naman sa tatlong beses kang gumawa ng drawing, makikita mo na kagad yung progress mo. So makikita mo yun, siguro, kagaya sa akin, nag-start ako 2015, tapos ngayon 2020 na, makikita mo sa 5 years na nag-start ako na magdodrawing,
sobrang ang laki talaga ng improvement. So, pag-practice na kayo na mag-practice, tulad namin na mga kahit papano eh marunong na, doon rin kami nagsimula sa pinakamababa. So yan, i-add nyo po si Mark Iser David para makita nyo pa ang iba niyang masterpiece. At tumungo naman tayo sa ating pangalawang kalahok. Kalahok talaga, Diyos ko, para naman itong competition. So magtungo na nga tayo sa ating pangalawang Artist of the Week na itago na lang natin sa pangalang Queenie Marzan. So napansin ko dun sa mga sinad niyang artwork sa akin, ay kakaiba, oo. Sobrang galing niya. So itong batang ito, sa nakikita ko sa kanya, balang araw makikita ko siya sa isang fashion show na siya yung mga gumawa ng mga damit to mga model. Oo, kasi nakita ko doon sa mga gawa niya, sobrang gaganda talaga. Oo. So ito, habang binabasa ko yung story niya, lalabas diyan yung mga artworks niya at tignan niyo, mamamangha kayo. So si Queenie Marzan ay 19 years old from Bulinaw, Pangasinan. Ang kadalasang medium na ginagamit niya sa kanyang mga artwork ay ang Faber-Castell watercolor pencils at Prisma poster paint. 5 years na ako nagdi-design since 2016. When I was grade 10 student, nagsa-self-study lang po ako sa mga croquis. Never po ako nanood sa mga YouTube ng tutorials kasi gusto ko po na sa akin mismo yung art style na gagawin ko. Na-inspired po akong ipagpatuloy yung fashion arts kasi ang dami pong naniniwala sa akin. Yung mga compliments po nila yung nagpapalakas sa akin. At yung idol ko po na si Sir Mark Tumang, gusto ko po maging kagaya niya. So nakakatawa itong si Queenie Marzan kasi sa edad na 19 years old ay nakakagawa na siya ng mga pambihirang mga gowns, o yung mga design ng gowns sa kung saan balang araw sana makita ko yan na suot ng ilang mga kilala nating mga sikat na modelo, oo, dito sa bansa natin at sa ibang bansa rin. So mapapansin mo nung una, nakita nyo yung kanyang unang-unang artwork, which is 2016 niya ginawa. Hanggang ngayon 2020 ay patuloy pa rin na gumagawa siya ng mga iba't ibang klase ng gown. So ang maganda dito, sa mga gown na nagagawa niya, sariling idea niya, oo. Kasi nung bata ako, since mahilig nga ako mag-drawing, natry ko rin mag-drawing ng mga gowns. Hindi siya biro kasi syempre sariling details mo yung sariling idea dapat yung ilalagay mo doon. So bawal ka manggaya ng iba kasi syempre baka alam mo naman sa mundo natin. Oo, bawal na mga gaya-gaya, Diyos ko. Grabe talaga yung mga gawa niya, oo. Sobrang ganda, sobrang nakaka-amaze yung talent mo, Queenie. At sana ipagpatuloy mo lang yan ngayong 2020 at sa mga susunod pang taon. So yan, i-follow niyo po siya or i-add niyo po si Queenie Marzan sa kanyang Facebook at may Instagram siya, ayan. Queenie.creations11. So yan, good luck sa'yo, Queenie. Sana mas marami pa akong makita ng mga gawa mo soon. At maraming salamat sa pagsali dito sa gimmick na to. At masaya ako na isa ka sa naging part nito. So magtungo na nga tayo sa ikatlo nating kalahok. Oo. So siya na yung pinakalas natin ngayong week na to para sa Artist of the Week. So itago na lang natin siya sa pangalang Shaira Encinares Madrideo. At nakalagay sa kanyang profile na siya ay happily married. Diyos ko, sana all talaga. So dito kay Shaira, wala naman siya masyadong kwento. Oo, mukhang hindi naman to chismosa si Shaira. So si Shaira Madrideo ay 24 years old at happily married daw from Camarines Sur. Ang sabi niya, yung papa niya daw magaling mag-drawing. Sabi niya, namanan niya raw siguro yung kanyang talento sa kanyang tatay kasi sobrang galing daw mag-drawing ng tatay niya. Kaso yung tatay niya ay wala na. So I'm so sorry for your loss. At i-share niya lang kung ano yung mga ginagamit niyang materials. Ang sabi niya, dito sa artworks niya, gumamit siya ng black graphite and charcoal. So far, ngayon ko palang nararamdaman yung improvements. Compare daw dito sa artworks niya noong 2017. Tapos yung ngayon na artworks niya ngayong 2020 ba to? Saan ba yung gawa? Dito sa gawa ni Shaira, kung mapapansin nyo, medyo malabo daw yung camera na ginamit niya. So nakikita ko sa mga gawa ni Shaira, kahit papano, bilang babae kasi syempre, padalasan kasi ang magagaling na mga artist puro mga lalaki, oo. Kumbaga bihira lang tayo makakita ng mga magagaling na babae. Kaya sobrang hangang-hanga ako kapag nakaka-encounter ako ng mga artist na babae, oo. So ayun yung mga gawa ni Shaira. So advice ko lang sa'yo, Shaira, sa mga artworks mo, huwag kang matakot na gumamit ng dark, oo, dun sa artworks mo kasi
once na ginamit mo, once na dinark mo yung ibang part na area doon, mas mabibigyan ng buhay yung drawing mo. Oo, kasi napansin ko medyo maputla siya or siguro doon lang sa kuha mo sa camera. Kasi dati ako, yung mga gawa ko, kung mapapansin mo, ayan, ito yung mga artworks ko dati, yan. Yan yung mga artworks ko dati, sobrang putla niya, as in, parang takot-takot ako gumamit ng mga dark charcoal or yung mga dark graphite sa kanya. Kasi feeling ko parang madudumihan siya, ganyan, or parang ang pangit tignan. Tapos may isang artist na nagsabi sa akin, no, huwag akong matakot na gumamit ng mga dark kasi yun yung magbibigay ng buhay dun sa mga likha mo. Kaya yun yung ginawa ko. So ayun, i-share ko sa'yo yung tips na yun para may apply mo rin sa sarili mo. At sana soon ma-meet kita at makapag-collab din tayo. At makita ko yung mga likha mo personally. At maraming maraming salamat sa pagbahagi ng iyong story dito sa aking gimmick. So yun na nga mga ka-artihan, natapos lang ating tatlong artist of the week. Maraming maraming salamat sa inyong tatlo, Mark Iser, Queenie, at saka sa'yo, Shaira, sa iyong pag-share at pagsali dito sa aking gimmick na to. Oo. So kayo ang buena mano, so nakasalalay sa inyo. Kung may manunood pa sa mga susunod, oo, Diyos ko. Kaya sana naman manunood kayo at antabayanan yung mga susunod pa nating mga kapatid na artist. So sa susunod na linggo ay may itatampok ulit tayo dito sa ating programa. Oo. Kaya ang tabayanan niya at baka isa ka na sa ma-feature dito. So dito sa Artist of the Week natin, lahat ng mga nag-send sa akin ay sunod-sunod siya. Oo. So hindi dito natin uunahin yung lahat ng magagaling muna, ganyan, lahat ng mga beginners muna. So dito kung sino yung unang nag-send, kumbaga first come first serve, ganun. First send, first serve pala. Oo, ganun. So yun na nga mga kaguhit at mga ka-artihan, maraming maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo ang video na to. Kung sakaling hindi nyo pa ako friend sa Facebook, i-add nyo na ako at i-follow nyo na ako sa aking mga social media accounts, sa Instagram, sa aking Facebook page, at subscribe ko na rin dito sa aking YouTube channel at i-turn on mo na ang notification bell icon dyan sa baba para update kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. Maraming maraming salamat mga ka-artihan! I wanna hear you sing it, hey mama, don't stress your mind.